Hi guys! Welcome back to our channel! Sa video na to, pag-uusapan naman natin yung mga common na katanungan na natatanggap natin regarding sa Grab. So, ang dami-dami nating natatanggap na katanungan araw-araw sa mga messenger, sa comment na mga ina-upload nating video. So, hindi nga natin nasasagot yan isa-isa. Kaya sa video na to, kumuha ko ng 10 katanungan at sasagutin natin yan sa video na to. Nga pala guys, every week na tayo mag-update regarding sa mga katanungan nyo dito sa Grab. Asahan nyo, mamimili ako ng 10 katanungan every week at sasagutin natin yan sa ating video na i-upload every week. So kaya panoorin mo ang video na to hanggang sa matapos, malay mo andito yung katanungan na inaantay mo regarding sa Grab. So sa mga nagbabalak mag-apply sa Grab at sa mga nakapasok na sa Grab, panoorin nyo ang video na to, baka andito yung katanungan mo na inaantay. Pero bago yan, syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa videos natin. Huwag nyo rin kalimutan mag-comment at sasagutin natin yan yung mga katanungan ninyo. At syempre i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin regarding sa Grab. And syempre huwag nyo kalimutan i-share yung videos natin para marami pa tayong maabot at marami pa tayong matulungan na gustong pumasok dito sa Grab. So ito na nga ang 10 katanungan na napili ko at sasagutin na natin yan dito sa video na to. So question number 1, ito yung katanungan niya galing kay Cheryl Samiliano 5544. So sabi niya, "Sir, sa hearing po, pwede po ba in representative po ang a-attend? Sana masagot niyo po kami agad." So ang tanong niya kung pwede ba representative sa hearing. So sa mga hindi nakakaalam, pag nag-apply po kayo ng CPC, mayroon po yung hearing. So bibigyan kayo ng date kung kailan yung hearing nyo and kailangan nyo nga umattend. So ang tanong niya kung pwede ba representative ang mag-attend ng hearing. So ang pagkakaalam ko sa hearing po, ang nag-attend po dyan yung attorney na ni Grab. So kung nag-submit kayo ng requirements sa Grab para sa CPC, si attorney na po ang bahala dyan. Siya na po ang umattend sa mga hearing. So minsan hindi na po tinatawagan yung kliyente. Or hindi na po ina-update yung kliyente. Minsan si attorney na ang bahala. So, pero sa tanong mo kung pwede ba representative, ang alam ko, hindi siya pwede representative ang umattend sa hearing. So, kung hindi ka makaka-attend, pwede naman siya sa Zoom. So, kung may ginagawa ka, allowed naman sa hearing yung Zoom para ma-attend mo lang yung hearing. And hindi naman yan tumatagal. So, sana maisingit mo sa inyong schedule. So, yun lang. Sana nasagot ko yung inyong katanungan. Sumunod na tanong galing naman kay George Alas 162. Sabi niya, "Hindi naman po takaw huli sa mga enforcer po." So tanong niya to sa pagbibiyahe sa Grab kung takaw ba sa huli yung sa Grab. So ang sa Grab car po ay hindi siya katulad ng motor na madalas na checkpoint, mayroong mga huli. So sa pagmamaneho po dito sa Grab car, hindi naman po siya takaw huli. Huwag lang po kayo gumawa ng violation, yung mga betting the red light. So basta sumunod lang po kayo sa mga traffic regulation, hindi naman po siya takaw huli. Sa buong pag-grab ko, isang beses pa lang ako nasita. Dahil bago pa ako noon, wala pa akong plate number, so naka-conduction sticker yung sasakyan ko. So pinara tayo ng HPG dahil nga naka-conduction sticker tayo. So pinakita ko lang yung ORCR, so pinaalis naman nila ako agad. So sa mga naka-conduction sticker, takaw yan sa huli kasi paparahin kayo ng HPG. So may patakaran kasi na no plate, no travel. So i-check nila yan. So syempre doon sa mga expired yung PA tapos bumibiyahe kayo tapos naka-conduction sticker kayo, yun, delikado yan. Pero kung naka-plate number naman kayo, hindi po siya takaw sa huli. Sumunod naman na katanungan galing kay Kim, pangit ng pangalan niya, Kim, kayo nang bahala bumasa. Sabi niya, "Sir, hindi ba nakakapagod mag-drive joyride MC taxi kasi ako medyo nakakapagod mag-motor ng 8 hours nagbabalak mag-grab car." So sa pagmumotor at saka sa grab car, so galing kasi din ako sa grab food. So alam ko yung pakiramdam na nagbumotor maghapon. Tapos ngayon nga na grab car tayo. So compare lang natin yung sa grab car at saka sa pagmumotor, mas nakakapagod talaga yung pagmumotor. Kasi nga mainit and syempre marami ka pa kasing ano,
iniiwasan sa daan dahil motor ka, sumisingit ka, marami kang gewang-gewang, so mas nakakapagod po yung pagmumotor. Sa grab car, sa loob ng kotse, relax ka, naka-aircon ka, kahit mainitan, kahit traffic, mas komportable sa sasakyan. Pero kung nakakapagod, nakakapagod rin yung sasakyan. Pero mas nakakapagod yung pagmumotor. So kung kinaya mo ang magmotor sa loob ng 8 hours, so maning-mani sa'yo ang pagiging grab car sa loob ng 8 hours. Sumunod naman na katanungan galing kay Navy Boy 3361. Sabi niya, sir, kailangan ba may kahit temporary plate na bago mag-apply sa Grab or Joyride? Sana mapansin niyo, sir. Salamat, more power. So, hindi naman po kailangan ng may plate number na sa Grab pag nag-apply kayo. Pag wala pa kayong plate number, pag wala pang ORCR, sales invoice at delivery receipt lang, pwede na po kayo mag-apply sa Grab. Yun nga lang po, kung nakakandaction sticker kayo, yun nga sinasabi ko, takaw siya sa huli ng mga HPG. Kasi nga, no plate, no travel tayo. So, pero kung palabas naman yung plate number mo at mag-apply ka pa lang naman sa Grab at wala ka pang plate number, conduction sticker ka pa lang, okay lang po yan. Tatanggapin pa rin ni Grab kahit naka-conduction sticker ka. Pag lumabas na po yung plate number mo, pwede ka na magpapalit sa Grab from conduction sticker to plate number. Sumunod naman na katanungan galing kay Comrade TV. Sabi niya, pwede bang ipaalam na yung bibilhin mong sasakyan ay gagamitin para sa Grab? So, kung tatanungin mo kung pwede ba ipaalam, pwede naman. Pero, ang problema lang kasi pag pinaalam mo sa kasa na gagamitin mo sa Grab, yung kotse mo, ang nagiging problema nila dyan, mas mataas yung interest and mas mataas yung down payment na ibibigay sa iyo. Kasi may mga bangko na hindi sila pumapayag pang Grab kasi nga nalalas pag kaagad yung sasakyan. So ang ginagawa ni iba, kahit naka-private, okay lang naman tinatanggap sa Grab kahit naka-private. Katulad sa akin, naka-private ko ito in-apply sa bangko, tapos nga in-apply natin sa Grab. So pag lumabas yung CPC mo, yun po ko yung pinaka-prangkisa mo para gawing public yung iyong sasakyan. So sumunod naman na katanungan galing kay Andy Capisnon. Sabi niya, kung bago ka palang mag-apply sa Grab, kailangan bang may PCP na? So hindi ko alam kung ano yung PCP, baka CPC yung sinasabi niya. So pag bago ka palang sa Grab, wala ka pong ibang gagawin. Hindi mo po kailangan ng CPC, hindi mo pa kailangan ng PA. Si Grab na po ang bahala maglakad ang lahat ng mga yan. So ang gagawin mo lang, magsasabit lang po kayo ng requirement sa Grab at si Grab na po ang magpaprocess niyan sa LTFRB. Si Grab na po ang magpaprocess ng inyong CPC at saka PA. So wala kayong gagawin, ang gagawin nyo lang, isasubmit nyo lang kay Grab yung inyong mga requirements at magbabayad lang kayo. Si Grab na ang bahala ng mga yan. So sumunod naman na katanungan galing kay Shaira Meroy 6110. Sabi niya, good afternoon po sir. Tanong lang, paano po pag hindi sa akin nakapangalan yung car? At sa girlfriend ko po, hindi po asawa, pero ako nagbabayad at may MOA, memorandum of agreement kami. Pwede po ba na ako pa din ang maglakad ng paper? Sana po mapansin, maraming salamat po. Tapos may kasunod siyang katanungan, at sir, ano po balita sa 10,000 na slot sa Grab? Tuloy pa po ba or may announcement na po ba ulit si LTFRB? Maraming salamat po. Sa tanong niya kung pwede po ba siya mag-process ng mga requirements sa Grab pero hindi nakapangalan sa kanyang sasakyan, sa girlfriend niya. So ang sagot dyan, hindi po pwede. So ang magpa-process po niyan, kung sino po ang nakasulat sa ORCR, siya po ang mag-apply sa Grab. Pinapayagan lang mag-apply yung hindi may-ari kung immediate family kayo. Kung asawa mo at kasal kayo, pwede ka mag-apply. Or kung tatay mo or nanay mo yung may-ari, o kapatid mo, or anak mo, pwede yan na ikaw yung mag-apply. Pero, kailangan mo lang ng SPA, o yung tinatawag na Special Power of Attorney. Dahil nga dito, girlfriend mo yung may-ari, so hindi siya po pwede. Kailangan yung girlfriend mo ang mag-apply sa Grab. Pwede mo siyang samahan, and ang magiging kalabasan niyan, ikaw yung driver. So, ang pinaka-operator niyan, yung girlfriend mo.
And sa tanong niya naman, sa baba, sa second question niya, kung ano na yung update doon sa 10,000 slot. So, ayon sa source natin na taga LTFRB, sabi niya, inuuna lang daw yung regarding doon sa jeepney modernization and susunod na yung sa TNBS. So, yung 10,000 slot, asahan nyo na ilalabas yan. Sabi niya, estimated daw ngayong May. So, hindi pa natin sure kung ngayon May nga, pero ayon sa source natin, this May, ilalabas yung 10,000 slot. So, wala pang exact date. Sabi-sabi pa lang. So, naririnig natin May ngayong taon. So, abang-abang lang tayo. Ihanda nyo lang yung mga requirements nyo. And pag naglabas ng slot ang LTFRB ay gagawa tayo kagad ng video at ipopost agad natin pag nilabas na yung 10,000 slot. Sumunod naman na katanungan galing kay Ati Pat. Sabi niya, paano kung 2018 ang model pwede ibiyahe? So, 2018 po ay hindi na tinatanggap sa Grab. So, last year, ang tinatanggap sa Grab ay 2020 model pataas. So this year, wala pang sinasabi si Grab kung anong model yung kanyang tinatanggap. So basta last year, 2020 pataas. So ang tanong mo kung 2018, pwede ba? So hindi siya pwede. Pupwede siya sa Grab Express 4 wheels. So may videos tayo, panoorin mo kung paano mag-apply sa Grab Express 4 wheels. So sumunod na katanungan ay galing naman kay Manong Friends. Sabi niya, sabi naman postpone yung slot sa Grab ngayong 15 ng April. December na naman daw 2024. Pagdating ng December, sabihin na naman susunod na taon. Pero maraming naglipa na na TNBS na maglalakad. Napakamahal, ginawa na nilang pera-pera. So, sad to say, medyo totoo yung sinasabi ni sir. Pero doon sa question niya na December daw, so feeling ko malabo na December pa ilalabas yung slot. So malayo pa kasi yung December. Yun nga, ayon sa source natin, this May, maglalabas ng slot. Pero hindi pa confirm dahil wala pa ngang sinasabi si LTFRB. And mag-ingat po kayo sa mga fixer, mahigpit na po si Grab ngayon. Hindi katulad dati na nakakapasok pa yung mga temporary PA. Ngayon po ay mahigpit na sa Grab. Nag-hire na sila ng para lang mag-check ng PA. Kung makakabiyahe man kayo, possible yan sa loob lang ng 3 months. So after yan, hindi na kayo makakabiyahe sa Grab. So sayang nang binayad nyo doon sa fixer. Dahil nga yung temporary PA ay hindi po yan nare-renew. Dahil hahanapan kayo ng FOA o yung final offering, which is si Grab lang po ang naglalakad niyan at ang attorney ni Grab. Sumunod naman na katunungan ay galing kay Eddie Velasco, 2695. Sabi niya, sir, ano po ba diskarte sa pag-abang ng booking? Tak, kung saan ang malakas ang booking? Salamat. So, depende kasi yan. Sa Makati, malakas ang booking. Sa May Mowa, malakas ang booking. Pero, maiksi lang kasi. Pa 100 pesos, 120, 150, ganun lang mga maiksing biyahe. So, sa akin, taga Makati ako, kadalasan, sa Makati talaga ako nag-start. Ang problema lang sa Makati, pag matraffic, tapos 100 pesos lang yung fare, sobrang talo. Kasi matraffic nga sa Makati. Kung malakas ang booking, malakas po sa Makati, sa Manila, sa BGC, malakas po. Doon sa Pasay, sa Maymowa, malakas po ang booking. Pero yun nga lang, maiksi lang, talo ka pag traffic. Pero pag walang traffic, pag mga holiday o kaya Sabado, Linggo, okay na yung paisa-100. So, mabilis siya matapos and within 10 minutes na hatid mo na yung passenger, may 100 ka na o mabilis lang, minsan 8 minutes. So, mabilis yung pasok ng pera. Pero pag traffic, talo ka. So far, tuloy-tuloy naman ang booking sa Grab, hindi ka naman nababakante. Ang tip ko lang sa'yo, mas maaga ka bumiyahe. Start ka ng mga 4 o'clock ng umaga. And then, pagdating ng mga 1 o'clock hanggang 3, pahinga ka kasi medyo matumal. And sa hapon ka naman ulit bumiyahe. So, yun kasi ang routine ko, yung ginagawa ko. Minsan, hanggang 12 o'clock, uwi ako ng bahay, magpapahinga. O kaya sa kotse, mag-iidip-idip ako. Tapos, start naman ako ng mga... Actually, gabi na ako nag-start. Mga alas 7 na ng gabi. Hanggang alas 10. So, yun. Wala na masyadong traffic at mas mahal pa ang bayad pagkagabi sa Grab.
So that's it for today. Maraming maraming salamat. Sana nasagot ko ang inyong mga katanungan. Sana huwag po kayong magsawa manood sa mga videos natin. Mag-comment lang po kayo dyan sa baba at asahan nyo at sasagutin ko yan sa pamamagitan ng video at sa pamamagitan ng reply. Sumasagot po tayo dyan sa mga katanungan ninyo. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Again, ito si Battered Husband at your service.